Sa kabilang dako, may hamon naman si Chief Justice Renato Corona sa mga mambabatas na nagsasabing meron siyang mga itinatagong ari-arian. Mula sa Korte Suprema, nakatutok live si Lia Manyalac del Castillo. Lia. Mike, nakapagbitiw na nga ng maaanghang na salita ngayon si Chief Justice Renato Corona laban doon sa mga House Prosecutors na lilitis sa kanya. Mariin niyang itinatanggi na mayroon siyang mahigit 40 properties na hindi pa niya nadedeklara. Ito nga ang naging hamon ng Chief Justice matapos dumalo sa Novena Mass kanina. Kung mahanap nila sa kanila na lang, I will sign a deed of donation to them. Ang problema siguro dito sa mga ibang tao, hindi ko na sasabihin kung sino, siguro akala nila magnanakaw ako katulad nila. Mike, samantala ay naghahanda na ng isang block protest ang mga empleyado ng korte para sa Lunes para daw ipakita yung kanilang pagkadismaya sa patuloy na pag-atake sa Korte Suprema. Nangangamba raw si Supreme Court Administrator at Spokesperson Maydas Marquez sa posibleng kahinatnan ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona sa Lunes. Hindi pa man nga raw nagsisimula ang paglilitis ng punong mahistrado, kaliwat kanan na ang banat dito. Yung constant attack, no, on the Supreme Court, no, syempre can erode the confidence of the public on the court itself. Kabilang daw sa mga reklamo mismo ni Corona ang pagpapalabas ng House Prosecution Panel ng mga dokumento sa umano'y biniling mamahaling kondo sa The Bellagio ni Corona sa The Fort, Taguig City. Doon sa mga hindi masyadong nagbabasa, doon sa mga hindi masyadong inaalam kung ano nangyayari, doon sa mga hindi masyadong pinag-iisipan ang mga nangyayari, lahat ng naririnig nila, tanggap na lang sila ng tanggap eh. Diba? Yan ang nakakasama ngayon sa ating mga ahensya, sa ating mga institusyon. Ang mga empleyado naman ng korte galit na raw sa panggigipit, kaya magdarao sila ng block protest sa Lunes para ipagtanggol ang mataas na hukuman. Yung mga statwa, ibabalutin namin ng itim. Ano pong sinisimbolize nun pag binabalutan ng itim? Yung the death of democracy. Tsaka yung kalye na yan, lalagyan namin ng mga black ribbons. Kaya nagdaraos ng Novena Mass sa Korte Suprema mula pa nitong Biyernes para raw isalba ang integridad ng korte. Ito rin ang layunin ng mga petisyong nakabinbin ngayon sa korte para pigilan ang impeachment sa Lunes. Maaring magpatawag ng special session ng korte para desisyonan ang mga ganitong urgent motion, pero wala pang nagpapatawag nito. Kaya sa ngayon, malabo raw maglabas ng TRO sa impeachment trial. Siguro pinag-aaralan na lang nila at tingin nila sa kung ano man ang magiging desisyon nila sa January 17 is not yet gonna be too late. Kahit gumulong na impeachment trial, mananatili pa rin daw presiding officer ng en-banc sessions si Corona. Mag-i-inhibit lang daw ito kapag tungkol na sa mga petisyong nakabinbin tungkol sa impeachment at mga kasong nakasaad sa articles of impeachment ang tinatalakay. Lia Manyalac del Castillo, Nakatuto, 24 Horas. Mike, tumanggi nang magkomento itong pamilya ni Chief Justice Corona nang tanungin natin tungkol dun sa pagpapasabina sa kanila ng mga House Prosecutors para sa impeachment sa Lunes. Pero ayon sa Chief Justice, ay susunod sila sa anumang maging payo sa kanila ng kanilang mga abogado. Mike? Maraming salamat, Lia Manyalac del Castillo.